Nagsasawa ka na ba sa puro adobo, may gata at sinarsahan? Sabawan natin. Sigurado magugustuhan mo. Okay, pakuluan muna natin sa tubig na may asin at luya ang paa ng manok ng mga 20 minutes. Then, iset aside. Ayan na. Okay, ang gagawin natin ngayon ay magigisa tayo ng luya, bawang, at saka sibuyas. Okay, kalimitan kasi. Puro na lang tayo dito, adobo eh. Sa lutong ito ay kailangan nating lutong-luto ang mga sangkap para lumabas ang sarap na parang native ang lasa ng manok. Dahil nito, ilagay na natin ang pinakuluang paa ng manok. Ayan. Okay. Maglalasang native pagka masarap ang pagkakagisa ng mga luya, bawang at saka sibuyas. Ayan. Sinangkot siya natin ng konti. Maglalagay din ako ng chicken cube. Dagdag pang palasa. Siyempre, maglalagay tayo ng asin. Sisuming. Pwede kang gumamit dito ng patis. Ayan. Nagtataka kayo bakit inuna ko na yung mga pampalasa. Maganda yan para mag-incorporate na sa paa ng manok. Ayan, naglagay na ako ng tubig na pampalambot. Okay, so pakukuluan lang natin ito hanggang matuyuan. Para sakaling isang beses yung malambot na. Check natin. Nako! Okay, halos matuyuan na pero hindi pa masyadong malambot yung paa ng manok. So, kailangan natin magdagdag pa ng konting tubig. Okay, at saka natin ituloy ang pagpapalambot. Yan, nilagdagan ko ulit. Alright, takpan natin. Boom! Dito, sigurado ako malambot na. At dahil tinola ang ating niluluto, maglalagay na tayo ng sabaw. Bahala na kayo kung gaano karami ang sabaw. Oh, sa totoo lang, malasa at napakasarap ng sabaw nito. Kaya pwede mong gamihan. Takpan lang natin at lutuin ng mga 2 minuto. Boom! Okay, pwede natin ilagay yung sayote at saka pakuluan ng mga 3 minutes. Ayan, okay. Ang sarap nito, parang akala mo humigop ka ng sabaw ng native. Okay, after 3 minutes, maglagay ng sealing green at isabay na rin yung tangkay ng pecha. Ipakuluan lang natin ito ng mga 2 minuto o kaya isang kalahati. Bah! May yun! Pwede na natin ilagay yung dahon ng pecha. Okay, dahon ng pechay or pechay ang ginamit ko dito. Takpan natin ng 1 minuto lang para hindi siya ma-overcook at medyo crunchy ka nga. Ayan, pwede lang iserve ito. At napakasarap ang ating tinolang paa ng manok with sayote at pechay. Pwede rin tawagin natin nilagang paa ng manok. Muli, ang aking pasasalamat sa lahat ng sumusubaybay sa aking mga video. Subscribe naman dyan sa mga hindi pa nakasubscribe. See you again next video. Bye-bye.